ng malware at ang mga panganib na dulot nito. Nagkakasakit din ang computer tulad ng tao. Kung paanong nagkakasakit ang tao nang dahil sa virus, gayon din ang computer. Ang tinatawag itong computer virus at malware. Malware o malicious software, idinisenyo upang makasira ng computer. Illegal na makuha ang sensitibong impormasyon mula sa computer. Halimbawa ay ang Trojan virus, at Worm. Isang nakakapinsalang programa sa computer na nagpapadala ng kopya ng sarili nito sa ibang computer sa pamamagitan ng network. Spyware. Ito ay isang malware na nangongolekta ng impormasyon mula sa mga taong hindi nila alam. Adware. Ito ay otomatikong nagpapakita o nagda-download ng mga anunsyo o advertisement sa computer. Keyloggers. Isang uri ng malware na nagtatala ng mga pindot sa keyboard keystrokes at ipinapadala ang mga ito sa umaatake upang magnakaw ng mga password at personal data ng mga biktima. Dialers. Ito ay may kakayahang tumawag sa mga telepono gamit ang computer kung ang dial-up modem ang gamit sa internet connection. Trojan Horse. Isang malware na nagkukunwaring isang kapaki-pakinabang na aplikasyon ngunit pinipinsala nito ang iyong computer. Nakukuha nito ang mahahalagang impormasyon pagkatapos nitong ma-install. Paano ba malalaman na ang isang computer ay may virus? Biglang pagbagal ng takbo ng computer. Paglabas ng mga error message sa binubuksang website. Di pangkaraniwang ingay sa loob ng computer. Hindi paggana ng antivirus software ng computer. Pagbabago ng anyo ng computer tulad ng desktop na display, wallpaper, at core source. Biglang pag-restart ng computer. Tandaan, mahalaga ang kaalaman at kasanayan tungkol sa malware at virus sa computer. Ang paglalagay ng antivirus software na pang-scan ng mga dokumento at pagbubukas lamang ng mga website na kapaki-pakinabang ay malaking tulong upang maiwasan ang pagkalat ng malware at virus sa ating computer. Yun lamang po at sana kayo po ay may natutunan. Thank you! Bye!